patuloy lang ang paghimay ng Senado sa panukalang paluwagin ng economic provisions ng 1987 Constitution. Sabi ni Senator Sani Angara, pag-aaralan nila kung dapat bang pasukin ng mga banyaga ang public utilities gaya ng telekomunikasyon, pati edukasyon at iba pang sektor. Ilan bansa lang ang naglalagay ng economic restrictions or economic policy sa saligang batas. So parang tayo, naging inflexible tayo dahil hindi tayo pwedeng sumabay sa kilos o sa hugis ng pandaigdigang ekonomiya. Eh yung ibang bansa, nagpapasa lang sila ng batas. Ang pagkilos ng Senado patunay anyang inaaral nila kung amyenda nga ba sa konstitusyon ng susi para maengganyong pumasok dito ang mga foreign investor. Pero kung ipapasama ng RBH6, pipilitin ni Angara na maisabay ang plebisito sa 2025 midterm elections para marinig mismo ng mga tao kung sinong kandidato ang pabor at kontra sa tsatsa. Sa Lunes, panibagong batch na naman ng mga constitutional experts at mga eksperto sa ekonomiya yung pwepuesto dito sa mga upuang ito para magbigay naman ng kanila mga punto kung dapat nga bang galawin ito mga economic provisions ng 1987 Constitution. May sagot din si Angara sa paniningil ng mga kongresista sa unang sinabi ni Senate President Juan Miguel Zubiri na ipapasa nila ang RBH6 bago mag-Holy Week break ang Kongreso sa Marso. Nung pinangako niya yun, pinangako rin ng House na titigil yung PI, di ba? Alam naman natin ano nangyari, di ba? Rumatsyado palalo. Parang tanga naman yung Senado, tutupad kami sa usapan, tapos kayo, hindi kayo tumutupad. Si Senador Cheese Escudero binalikan din ang mga kongresistang namimilit sa kanila magsabi kung pro o anti-charter change. Tanong ni Escudero, bakit hindi muna nila aminin na sila ang nasa likod ng People's Initiative na tinatawag din ng ilang senador na Peking Initiative. Si Senador Amy Marcos muli ring bumanat sa mga politiko sa likod ng People's Initiative. Sana i-atras na muna yung PI nila. Gawin natin sa tamang pamamaraan. Nakaka-insulto naman yung ginagawa na halos hindi maintindihan ng tao yung pinipirmahan nila. Nakatakip pa yung provision. Samantala, sinagot naman ni PBA Party List Representative Margarita Nograles ang paratang na mga tauhan niya ang namahagi ng claims tab kapalit ng pagpirma. Paano ako makakapagbigay ng pera? Paano ako makakapag-mobilize ng mga tao? I was out of the country. If totoo nga ang sinasabi nila na ako nga ay nagbigay daw ng pera, paano ko nagawa yun? Parang magic lang? Hamon pa ni Nograles sa mga nagdadawit sa kanya na magsampan na lamang ng kaso sa korte. Sherian Torres, ABS-CBN News. Tuloy-tuloy po ang ating pagpapatrol sa bayan mula Lunes hanggang Biyernes sa TV Patrol alas 6:30 ng gabi hanggang Sabado at Linggo sa TV Patrol Weekend. Sa bago nitong oras, alas 5:30 ng hapon,